Hello guys, this is Doc Tonyo and welcome to my vlog. Yes, bumavlog na si Doc Tonyo. So for this particular video, sa very first episode ng vlog na gagawin ko, I'll be sharing to you guys the process or yung naging proseso kung paano ako naging doktor. I made this video na sa TikTok. I did a 1 minute video since 1 minute lang yung kasya sa TikTok, which gained or reached 89,000 views or growing 90,000. And because of that, na-inspire ako na why not ilagay ko sa YouTube itong information on how to become a doctor. Marami nang gumawa ng video na to. Marami na akong napanood, but I want this to be the first video on my channel. Yun. So, share ko sa inyo guys yung mga pinagdaanan ko, yung story ko, sariling experience ko, kung paano maging doktor. Oh my God! Wow! Tanggalin ko na yung salamin ko. Yan. Mag-start yan, yung dream mo to become a doctor. Siyempre, sa pagkabata mo, usually yun yung tinatanong eh, anong gusto mo paglaki mo? Some will say doctor, police, engineer. So, kung doctor talaga ang gusto mo, para sa itong video na to. Wait, yep. Okay. Go! Mag-start yan after graduating high school. Pero siyempre, bigyan ko kayo ng outline kung gaano katagal mag-aral ng doktor. Kasi dati, sinasabi lagi ng mga matatanda na kung gusto mong maging doktor, mag-aaral ka ng 10 taon. 10 taon ka mag-aaral ng pagdodoktor. But, in reality, hindi lang po 10 taon para maging doktor. Holy shit! Because the whole span of your life, you'll be studying. Mag-aaral ka dire-diretso hanggang sa matapos ang practice mo. So, to give you an outline, syempre, nung panahon namin, ang high school kasi is 4 years lang. So, 10 years na primary and secondary education. Pero ngayon, 12 years na siya dahil ng junior high at senior high. So, after graduating high school, you have to take 4 years of pre-med course. Then, after 4 years of pre-med course, you have to take NMAT. Then, 3 years of medical school. Then, after mo matapos yung medical school, 1 year in clerkship or junior internship, then, gagraduate ka na as doctor. Makukuha mo na yung pinapangarap mong MD. Then, after ng graduation, meron ka pang 1 year to take the postgraduate internship. So, pipili ka ng ospital kung saan mo gustong maging intern. Pagkatapos mo maging PGI, gagraduate ka, then you have to review for the board exam. After board exam, kung pumasa ka, kailangan mo pa rin mag-aral or mag-take ng residency para maging specialist ka. And a residency usually takes 3 to 5 years, depende sa gusto mong specialty. Then, after 3 to 5 years of studying dun sa specialty na gusto mo, pagka-graduate mo, magta-take ka ng exam, magiging diplomate ka, then pwede ka pa rin mag-subspecialty for another 2 to 3 years. So, yun, dire-diretso, sobrang haba. So, kung bibilangin mo siya, aabot siya ng 29 to 30 years kung magsisimula ka ng grade 1 up to your subspecialty. Yun yung traditional way of becoming a doctor dito sa Pilipinas. Meron pang tinatawag na intermed. Hindi lang ako ganun ka-familiar kasi hindi ko naman siya naranasan. Pero sa UP ata, may intermed. So, yun. Ang haba, no? Ang haba, outline pa lang yun. So, ganun katagal kung paano ka magiging doktor. Hanggang sa maging subspecialty doctor ka. So, himay-himayin natin isa-isa yung process nung simula sa pagka-graduate mo ng high school. So, after graduating high school, magta-take ka ng 4-year course. Any 4-year course as your pre-med course. Like, syempre given na yung mga nasa health sciences like nursing, medical technology, or yung mga rad tech, and BS biology, chemistry, or biochem. Yun kasi yung may mga science courses na. Now, kung ang tanong naman is, pwede po ba maging doktor din yung mga nag-take ng 4-year course na hindi related sa science? Yes, pwede. Pwedeng pwede. Even those graduate ng
kunyari sa literature or nasa language and literature, mga graduate ng tourism or engineering, pwede pa rin. But they have to take units na kinakailangan para maging doktor. Like science units like biology, chemistry, or certain math na hindi nila na-take noon sa four-year course, sa bachelor's degree nila. So after mo nang gumraduate ng four-year course, you have to take the NMAT or the National Medical Admission Test. Sa NMAT, walang pumapasa, walang bumabagsak. But they will give you your percentile rank. And that percentile rank, yun yung gagamitin mo to apply dun sa dream med school mo. Pagpipili ka na ng dream med school mo, you have to research for that. So aalamin mo kung saan papasok yung percentile rank mo na nakuha mo sa NMAT mo. Then, pag nakapag-research ka na, then you go through the process of application of med school, mag-take ka na ng 3 years na medical, na med school. 3 years na med school proper. So, dyan mo pag-aaralan lahat ng basics. Basic ng anatomy, physiology, basta lahat-lahat ng kailangan mong matutunan as a doctor will be in the 3 years of med school. Then, after the 3 years na natapos mo yung med school, 1 year of clerkship or junior internship, dyan mo naman matututunan yung, dyan mo na i-apply yung natutunan mo dun sa 3 years mo ng medical school. So, as skills and theories na natutunan mo noon sa med school. Then after junior internship or the clerkship, gagraduate na. After graduation, you will take the postgraduate internship or yung PGI nga. After mag-graduate ng postgraduate internship, mag-take ka na ng board exam. Then after passing the board exam, pipili ka ng path na pupuntahan mo or na iti-take mo as residency training. Pwede ka sa internal medicine, pwede ka sa surgery, or radio, or ikaw bahala. Basta mag-range yan sa 3 to 5 years of training. Then after that, you have to take the diplomate exam. Then, kung gusto mo pa rin pagpatuloy yung pag-aaral mo, mag-take ka ng subspecialty. Kunyari, sa IM, gusto mo maging endocrinologist, cardiologist, or lahat ng subspecialty na naiisip mo, doon na yun papasok after mong pumasa sa diplomate exam. So yun, ang haba. Basically, yun lang yung traditional, yun lang, hindi pala lang. So, yun yung process or yun yung mga pinagdaanan ng mga doktor bago sila naging successful sa kanilang field. So yun, sobrang haba ng pag-aaral ng medisina. It will take again 29 to 30 years hanggang sa matapos mo yung subspecialty mo. But sabi ko nga earlier sa video na hindi doon matatapos yung pag-aaral mo ng medisina kasi even after subspecialty, hanggat nagpa-practice ka, hanggang sa matapos ang practice mo, mag-aaral ka. So bago ko tapusin yung video na ito, just a quick recap on how to become a doctor. 12 years of primary and secondary education, and then 4 years of pre-medicine course or your bachelor's degree, then 3 years of med school, 1 year of internship or the junior internship or clerkship, and then 1 year of postgraduate internship, take the board exam, 3 to 5 years of residency training, and 2 to 3 years of subspecialty training until matapos ang practice mo. So yun, ganun katagal, ganun kahaba kung paano maging doktor. So kung nagustuhan mo yung video ni Doc Tonyo, ang very first video ni Doc Tonyo, just click here, click here, click here. Joke lang, hindi tayo wish 107. Just click the subscribe button and like nyo na rin yung mga videos and yung mga susunod ko pang videos. And pwede rin kayo mag-leave ng comment for your questions and suggestions para sa mga ideas na mga susunod ko pang videos. So yun na lang muna sa ngayon. Bye-bye!